For today's dinner, ayan, magluluto po tayo ng pinakbet. Ayan po yung gulay ng mga Ilocana dito sa Cagayan Valley. Ayan. Meron po tayong red onion, garlic, ginger, and konting tomato. Tapos, ilalagay natin na gulay, kalabasa, sitaw, okra, green chili pepper, ampalaya, and talong. Ayan po yung ating mga kakainanganin sa pagluluto ng pinakbet. My version. Ayan. Ayan siya guys. Okay, let's get start cooking. Ayan, nalagyan po natin ng mantika ang kawali. Igigisa lang natin yung ating carne baboy. Ngayon, ito lang. Itutukan mo lang. Bawang. Kalabasa. Yung talong. Sitaw. Paghalu-haluin lang yung mga gulay, guys. Ayan. And then yung chili. Chili. And then, i-mix muna natin ng isang, kahit isang minuto lang na ano. Isang dami. Ayan. And then, ilagay na natin din yung okra. Ayan. Haluin lang natin yan for 1 minute. Lutuin lang natin ng konting dalawang minuto yung gulay para maihalo doon naman yung apalaya kasi yung apalaya medyo mapait. Kaya half cook lang siya. Ayan. Antayin lang muna natin yan. Ayan na, nag-change na ng color yung ating gulay. Medyo ano na siya. Pwede na natin ilagay yung apalaya. Ilas lang natin yung apalaya para hindi masyadong ma-overcook.
And then after that, ilagay na po natin ang main ingredient na bagoong. Ilagay na po natin yung bagoong. Depende po sa panlasa nyo guys ha. Kung gusto nyo lang medyo kumapit-kapit yung bagoong niya, padamihan natin konti. Yan lang yung pantimpla natin. And then, kailangan din natin lagyan ng nor chicken powder. Yan. Yan. And pwede nyo lagyan ng asin kung nakukulangan kayo. Pero sa akin kasi is okay na yun sa akin yung bagoong. Diretso na yung bagoong. So, ihalo lang natin. Yeah. Ihalo lang ng ihalo and then lulutuin lang natin ng 3 to 5 minutes and then luto na siya mamaya. Pangit kasi din pag na-overcook yung gulay. So medyo ano lang. Last but not the least, kailangan kong lagyan ng kamatis. Pero kasi gusto kong medyo may asim-asim konti yung gulay ko. Ayan. Depende po sa gusto nyo guys. Pwede namang hindi lagyan ng kamatis, no? Pero ako kasi gusto kong lagyan ng kamatis. Ayan. Kalimutan kong nilagay kanina pero okay lang. Ayan. Ihalo ko lang siya konti. Gusto ko sinilalagyan ng kamatis yung pinakbet ko. O, depende na po sa mga gusto, sa gusto ninyong ilahalo sa pakbet. Ito yung Ilocana, mostly sa mga Ilocana people. Ayan, ito yung ano nila, specialty or yung mostly paboritong gulay na niluluto. Ayan siya. Dito natin. Hindi ko na yan, as you can see guys, hindi ko na siya nilagyan ng tubig kasi nagtutubig yung gulay. Hindi na kailangan lagyan ng tubig. Ayan. Mmm. Sarap. Ayan, lutuin lang natin ng ilang 1 minute and then isasara na po natin para maganda yung texture natin. Ayan, luto na po guys yung aking pinakbet. Ayan, luto na siya. Ayan na. Ayan, luto na po guys yung aking pinakbet. Ayan, luto na siya. Ayan na.